That's now called on the players. Star, Sun God, Melanie, Never Ending, and Fear. All right. Once again, this is Team NSE. Let's get it on. And now Claire, let's now call on our next roster. All right. Magpapatalo ba ang Sun Andres Hood? All right, may we call on Pom Michuda, All Saints, Carl Sue, and Max, Ednis Rodman, and Zen Mode. Let's give it up for Sun Andres Hood. Once again, these are our grand finals teams for the Nexus Showdown in League of Legends Wild Rift here in the Ultimate Battleground Championships. And those are our two teams, NSE and Sun Andres Hood. Exciting na labanan in the League of Legends Wild Rift action. And now that we've seen our teams, it's time to get the action rolling. Ladies and gentlemen, let us now give it up for our shoutcasters, Gian Gaming and Robin Pasok. Ayan, so after weeks of fighting for the top spot, finally, matutunghayan na natin ngayong araw kung sino nga ba sa ating mga teams ang mag-uuwi ng kampyonato dito sa Ultimate Battleground Championships. And we are going to start, of course, with the Nexus Showdown. I am your caster for today. This is Robin. And we are here with... Padilla. Mali pala, hindi nire-rears natin. Sorry. Robin! And Giyang, at sobrang excited na kami mga kaibigan kasi ito na, Grand Finals na, Nexus Showdown. Tapos napalaki pa ng prize pool natin. We'll get there. Yeah. Pero ito na, na-mention nga nila kanina nila Rexer. Shoutout nga pala sa organizers natin and yes, everyone that made this possible. And shoutout din sa inyo, the community itself that keeps supporting Wild Rift. Even if it's down times, talaga patuloy lang tayo sa pag-grind. At ngayon, meron tayong napakaganda tournament brought to us by Dark League Studios and Smart Giga Arena and Pantic as well. And everyone that collaborated to make this happen! Yes! NSE versus San Andres Hood. Kala ko San Andres Bukid eh. Oo, parang ano, malayo to ah. Pero malayo. Bumiyahe pa ba ang San Andres? Sana ingat kayo mamaya pa uwi ah. Ah, grabe. And bigyan lang natin ng onting introduction ng ang parang team sa atin. Kasi ito, no sponsor esports or NSC. This is the team that qualified to the next Wild Rift League Asia. Ay nako. Kumbaga, low-key sila ngayon eh. Low-key yung mga pangalan na ginamit nila. Pero gano'n kasi, may mga IGNs tayo dito and minsan meron tayong mga napabago-bago kasi natin. Pero ito sila Tonte, mga kaibigan. Sila yung nag-qualify noong September sa Wild Rift Challengers natin and magpa-participate sa next, sa 2024 Wild Rift League Asia natin. Or kung ano man name interchange para din sa event na yon. At kalaban nila, San Andres Hood. As no sponsor esports versus San Andres Hood. Ayan, at makikita na nga natin. Woo! Actually, it's been a while since the last broadcast ng Nexus Showdown. So, I'm really excited na ma-surprise. Kailan ba yung huli? Kailan yung huli? Parang, ano eh, parang 3 weeks ago. 1896. Parang 3 weeks ago pa. So, 3 weeks ago? That's a long time. Yeah. Gandang build-up really, din. I'm really curious to see kung paano pinaghandaan to ng mga teams natin. So, talagang surprise talaga dahil hindi natin nakikita yung mga nangyayari behind the scenes since hindi siya nababroadcast. But now, eto na, makikita na natin kung ano ba ang dala, kung ano ba ang baon ng NSE at ng San Andres Hood. Lalo na meron tayong mga patch updates pa ng mga nangyari. I think we're on patch 5.0C. Naku, sinabi mo pa. At least incoming. Di ba last week, 14 lang, meron tayo meron tayong onting update yung sa Hex Flash. Ayun, sinabi mo pa. Naku. Abot next game na yung Hex Flash natin. Oh. Di ba nga naging meta yung double marksman natin? Pero with this Hex Flash buff,
baka may magbago, no? Siyempre kasi engaged support ng mga. Yun talaga eh. Hindi naman, walang sawa since last year, di ba? Kaysa international stage, hindi na tayo na umay sa Nautilus, hindi na tayo na umay sa Galleon, hindi na tayo na umay sa lahat ng mga pwedeng pang-engage, including the Alistar and the Leona. So, dito natin may kita, ano baka pwedeng surpresa na ipakita sa atin ng NSC and San Andres Hood. Starting on blue side, NSC is gonna be starting in this game. Okay. Best of three ito, by the way. At most, three matches. Pwede ito maging lasunan, pwede ito maging extended. It's up to them on how they're gonna be performing here in the series. Yes, we're one series away from the championship. One series away from 40,000 pesos and the title to be the Nexus Showdown Grand Champion. Ooh. For Season 2. Grabe yun. Ayan na, nakikita champion natin yung mga bands dito. Sino ba? So, Vi, we have Hecarim. Mm-hmm. So, standard bands lang. Ang curious ako dito kung magkakaroon ba tayo ng priority on talon. So, kakatalo lang natin na, pinasirin ko na agad. Kasi diba, kanina pinag-usapan din natin ni Rector kung yung talon baka gamitin din or at least maging interested. Though it's not that much prioritized pagdating sa competitive stage. Pero dito kasi pwede siyang maging pocket pick din eh. Exactly. So, hindi pa kasi natin alam kung paano nagpe-perform si Talon, especially in the competitive scene since kaka-release lang nga niya. But ayan, nakita natin, iniwasan at agad ng NSE na magkamali. So, ban muna yan si Talon. Wala muna siya. Mm. And we are also seeing a ban kay Akali dito sa side ng San Andres Hood. It's always. Siyempre, Akali. Sanay na tayo dyan makita yung Akali ban na yan. Siyempre, lalo na sa mga laro natin, sa mga rank natin. Oh my God. Yan yung malakas magbigay ng trauma. Kumapit lang yung shuriken sa'yo, wala na. Nalala na, support main tayo pareho, di ba? Na-sena. Yung mga utility na, support ka na. Ayoko na mga ganyang assassin. Masasakit. Ayan na, dito naman sa NSE, nag-ban din ng dalawang marksman. So we have Lucian ban and Ezreal? Then Ezreal ban sa side naman ng San Andres Hood. So, now with the Camille pick off here naman ng NSC, this is going to be interesting kasi flex pick to. Yeah. Pakalawa, ang daming pwedeng gamitin in good synergy sa Camille. There's like the Galio, they can still wombo combo potentially into a Ziggs kasi yung Ziggs parang hindi namamatay yung champion na yun sa meta, di ba? Parang kahit anong change gawin, kahit nag-double march mo na, pwede pa rin. Tuloy-tuloy lang ang takbo eh. Isang 3 points mo lang, okay na eh. So, it was a good priority pick for NSE, you know, Camille. Most probably, this will go sa Baron Lane kasi anti-dive. Anti-dive. And, syempre, para hindi, mahirap kasi pag nag-up na sa Baron Lane. Yeah. Mahirap pa win. And, ito naman ngayon, nakikita natin yung first pick ng San Andres Hood. Ayun na. Parang, Zeri, double parang ADC. Parang yung bot lane natin, lock in na ha. Maganda actually. Okay to. Ever since naka-unlock na sila kagad ng Ornn dito, meron na kagad proper frontline initiator tapos solid tank na. So kailangan dito ng NSC mag-double down sa isolation. That entails a Gragas pick. So okay na yan. Hexic ultimate to, pwede magpalayo. Gragas pwede rin gamit yung cast. So dito pwede nila ma-isolate yung mga members ng San Andres Hood. Now double down on the Zoe as well. Single target burst down. Grabe. Maraming options dito yung NSC. Pero ang downside na sa kanila, pag hindi nila ma-burst o ma-isolate dito yung SAH, pwede sila madahan-dahan. Potentially, double ADC ang gagawin nila dito. Yeah. Actually, maganda yung pick ng NSC dito. No? Tinapatan nila yung Ornn with that Gragas. And also, Zoe, para ayan na mahuli naman tong Zeri natin. Pero, Jace, parang bago to. Wow. Okay to. Ano ah. Mm. Ayos to. Yung maganda dito, kasi nagpakita na kaagad ng kamay dito ang NSC. Zoe into the mid lane. Mm-hmm. Pwede naman nila ilagay ito sa bottom lane kung gusto nila po bumalik ng last year patch. Oh my God. Pero Jace, again, that's gonna be great. Kha'Zix to take away at least some of the isolation champions sa gusto dito ng NSC. Pero pwede kasi silang mag-listen pa rin kung gusto yun dito nila Tonte. Yeah, diba? Nila no. Although we have Ornn na on the side of San Andres Hood, which is most probably gonna go to support. Nag-ban pa rin yung NSE dito ng Nautilus, no? So probably iniiwasan nila na ma-pick yung Nautilus for the jungle role naman. Mm. No? Yan yung naku, nakita natin yan. Nakakatakot yan. Bigla na lang. Akala mo, pag hindi masakit, pero hindi. Sayo, ay, nako. Paktay ka niya ba? Uy! Mahirap makabangon sa Nautilus na nagagang sayo. Especially dahil nakita na natin, wala masyadong damage sa side dito ng NSC. Except for the Zoe, potentially yung ADC din na nila.
So, trap talaga ang isang Nautilus. Pero nakita dito na sa Underestwood na may opportunity sila to double down on early game kasi may chase na. Yeah. Yung very late game nila yan. Pero okay lang kasi protektado naman ng Ornn yan eh. So, Listen Now can help out mid lane at medyo mas mahihirapan na ngayon yung NSC pagdating sa mga small skirmishes natin. Exactly. Etong Listen, this is a classic pick and hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang Listen, no? Oo. And, ako, ayan na. Alright. Nabubuo na. Nabubuo na. Gusto nila ng bakbakan talaga. Ang ganda nito, pero San Andreas, they actually have a bit of a better late game scaling in my opinion just because of the Gwen pick. This is going to be very, very difficult for NSC to actually deal later on pagdating natin ng mga 15 to 20 minutes. Kaya kailangan talaga maging effective yung Ash Arrow mamaya nila tactical. Kailangan talaga maging on point, lalo na yung isolation dito ni Wraith. Later on, using the Gragas, they have to find a way to prevent the Lee Sin from helping out mid lane and bottom lane, potentially top lane as well. Kasi kapag nabigyan ng oportunidad yan ng San Andreas Hood, nako, patuloy-tuloy na yung skill nito ng Zeri, pati na rin ng Gwen. Hopefully, matake advantage nila dito yung global presence ng arrow ni Ashe dito sa side ng NSE. Kasi kung titingnan natin yung damage nila, medyo risky siya, no? Pero dito sa San Andreas Hood, grabe, sobrang solid. Kung ako yung kalaban, baka kabahan na rin ako. Oh. Masyadong... I was a little bit nervous a while ago kasi wala silang masyadong magic damage. But normally, it is the Gwen answer. So, isa yun sana sa mga pwedeng tinanggal dito or deny ng NSC, but they would have to have another problem which is too much magic damage and medyo hassle din yun. So ngayon, it's all about execution. I mean, Wild Rift is all about execution. You can draft all you want, you can have god-tier draft, pero if you fail in terms of execution, dun ka pwede ma-exploit ng kalaban mo. Both of these teams have had such great experience and wisdom already in this game. Alam na nila kung ano yung dapat gawin sa composition nila and we're just very, very excited. Kami ni Robin, excited na kami kung ano mo pwede ipakita sa atin eh. Na-excite ako kung ano yung mga strategy. Ano ba mga baon ng mga teams na to? Syempre, actually, sinasearch ko nga sila kanina kasi tinitingnan ko. Anong bang dadali na ito mamaya? No. Pero, low-key talaga sila. Gusto nila talaga tayong sorpresahin ngayong araw. Hmm. At speaking of surprises, yung support dito, si Rafe, ng No Sponsor Esports. Ito, god-tier din yan mag-Gragas eh. Uy! International stage man, nakaka-steal yan ng Baron. Kalaban yung ibang mga malalakas na team din. Ay. Baron, Elder, kaya ng steal. Yun, support? Oo! Uy! Pinalakas at tunad ko ba yan, pre? Kailangan ko pala panoorin lagi si Ray para gawa ko rin yung mga ganyan. Sige, agawin, lahat ng objectives. Hindi na kailangan ng jungler. Yung ult na lang, pak! Huwag natulog na, hindi na. Shot mo na. Grabe, nakaka-excite, no? Parang, wow. Pero yung match-up natin, no, with that composition, sa tingin mo, anong mangyayari sa mga early games natin? Early game, it can go either way. It can go slow, but surely at level 5, there's potentially going to be a gank. Nakadepende na yun kung paano ba gusto ng mga junglers natin i-tempo. Yung sarili na kasi, Lee Sin and also Camille, right? Ang potential junglers na meron tayo dito. So, medyo heavy talaga pagdating sa gap close. Or, it depends kung ano ba yung gusto nila gawin, kung yun ba yung gagawin nila sa may baron lane or yung ilalagay ba nila sa jungle yan. We will get confirmation later on as well, especially with the nerf on the Yone. Pero kadalasan ginagamit pa rin, especially sa mga carry junglers. Marami tayong mga ganun. Kahit dito sa Pinas, lalo na mahilig tayo sa carry junglers talaga. Yung mga Yone, even Camille, parang sobrang saya gamitin. Kasi pwede ka talaga magbuhat hanggang late game. And 5-minute mark, I think there might be a chance for San Andreas Hood to take tempo dahil sa power spike ng Lee Sin sa kanan Jace. Pero ito natin kung paano sila i-handle ng NSC. Yeah, interesting. No? Siguro wala muna masyadong bakbakan in the early game. What do you think? Pwede. Pwede tayo wala muna mga bakbakan sa umpisa at least first 5 minutes. But I kinda want to see one though. Siyempre naman. Siyempre makakita. Grand Finals, walang lasunan. Siyempre pag Pinoy. Minsan nga, wala pa. Unang minuto pala, nagkakamit na sa may mid lane. Kasi ang bilis ng galaw natin nun, di ba? May boost yan eh, na movement speed sa umpisa. Pero bago lahat, gusto lang namin din magbigay ng onting shoutout sa ating mga viewers ngayon na watching this channel sa ating 62 million viewers. Hello sa inyo. On Facebook live stream. Oo, marami tayo dito. To Aiza Chua, thank you so much for supporting this tournament right now. We have a lot of viewers right now, pati mga nagko-comment din sila.
sila Queenie, sila Arison. We can mention a couple of you as well. Oscar, yes! Meron tayong mga tournament. Marami tayong tournament for Wild Rift, especially incoming na tournament pa. Kaya so baybayan nyo lang ang competitive scene natin. There's a lot more cooking for you guys. Ayan, buti na tanong nyo. No? So, napag-usapan na nga natin kanina. No? You just have to sign up sa Smart Giga Arena site and then mag-load lang kayo ng Giga Arena 20 to get 2 Giga Arena tickets that you can use to join our tournaments and arcade games and lalo na ngayon, nasa finals na tayo ng season 2. Papunta na tayo ng season 3. Nako, baka ito na yung chance nyo. Baka ito na yung ito time na. Ninyo. Ito na, it's time. Kumbaga, para ma-inspire kayo today. Mm. Tapos, kinabukasan, sign up ka agad. Saka yung maganda dito, kasi para sa mga naglalaro din ng Wild Rift at gusto matuto talaga, dito nila pwede mapag-aralan ano ba ang ginagawa ng mga pros, ano ba ang ginagawa ng mga magagaling sa atin dito sa Pinas, yung mga challenger natin. Oh. At yung mga co-compete din internationally. Kasi again, sasabihin ko lang ulit, supportahan natin ang Wild Rift competitive scene natin, especially for the Philippines, kasi meron tayong representatives for the international stage, which is NSC. So supportahan natin din sila. And ngayon, ito magandang practice din ng San Andreas. I mean, imagine being able to defeat a team that qualified for the international stage. That would be big. It means that you can actually go into international as well. Yun lang naman yun eh. Yeah. Actually, hindi ko pa na-meet yung San Andreas Hood. Siguro mamaya, no? Pag break. Oh, mamaya. Mamaya pag break, puntahan natin. Oo, pero yung San Andreas Hood, no? Parang from community talaga sila, no? Parang magta-trapa-trapa lang. Tara, Wild Rift, tara. It's a big but relatively small community kasi magkakilala lahat. I mean, we have a lot of Facebook pages and like groups na... tayo mga chismis nga minsan na ang hirap na mag-keep track. But we have a lot of community events as well. Yeah. Recently, nagkaroon tayo ng content creator clash nga. So yung mga big influencers and content creators natin, like the Pebbles even participated. Shout out sa kanila din and everyone that actually participates in building the community here. And shout out to the community as well. Kasi kung wala kayo, wala din tayo. Exactly. Ganun lang naman eh. Yeah. Yun yung maganda kasi sa Smart Giga Arena. You know, yung mga teams na sumasali kasi dito dahil affordable nga, walang hindi mo kailangan na meron kang pro team. You just need to have the team. You just need to have the players. Tapos go na, pwede na sumali anytime. Sign up lang, tapos mag-load ng Giga Arena 20. Tapos yung mga sumasali ng mga teams dito, grassroots talaga. Grassroots. Yes. At yan ang maganda talaga na investan natin. Wow! Oh, yeah, wala po! Yeah, 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 subaybay na isa na sa spoil, page. Baka ma-spoil. You can tune in sa page and sa Twitter ko naman kung gusto niyo malaman yung mga onting updates. Pero hindi ko pa binibigit like lahat ng details. Kasi syempre, alam mo naman, parang ayaw natin ma-jinx din. Pero ang dami nangyayari para sa community natin. Meron tayong Guild Wars, meron tayong Connect Creator Clash, meron tayong ito ngayon kay Dark League Studios and Smart Giga Arena. Marami pang parating para sa community natin ng Wild Rift. So keep supporting, keep cheering on these teams, keep watching the live streams as well, sharing as well. We would appreciate you guys sharing the live stream to the Facebook pages or and your profile as well. Saglita na shoutout lang tayo dito kay Edgar. Thank you so much for dropping by and supporting this live stream right now. Urika, Rimaru, Temptes as well. Ito sa mga sumusuporta din sa mga live stream ko palagi. And Wild Rift, like, even OG sa pag-start ko pala na andito na siya. Ayan, hello sa'yo, Rimaru, Temptes. Ayan, may mga nagtatanong din, no, kung ano ba yung first series natin. Again, guys, this is the Nexus Showdown. So, yes, ang game po natin ay League of Legends Wild Rift. Papakita lang ulit natin yung draft. To refresh. Mabilisang pakita lang ulit. Ayan. And kung hindi napapansin, nagkaroon lang tayo ng onting extension kasi syempre we want to make sure that everything is gonna go down smoothly. But rest assured, we're gonna be resuming in a short, malapit at na. Ito na. Simulan na natin! Dito na tayo sa Rift, finally! Ayan na. So this will be the first game for this series and this will be a best of three. So, pagka may nakating zero dito, panalo na. Oo, panalo na kaagad. Take note sa mga IGN dito ng NSC. Ah. They have their you know, their unique IGNs. We're gonna be calling them that from time to time as well. Pero, rest assured ito yung sila Tonte ito, sila Kani Tatsuri, Tactical Entry. Bottom lane, we see All Saints though, getting poked out ng onte. Siyempre, action eh. Makulit din yan. Yeah. Ayun na nga, pero in fairness ha, walang nag-abang sa bush, ganyan. Medyo kalmado pa.
compared sa mga ibang games natin usually, no? Pero, ayan, nagkaka-pokehan lang dito sa ating bot lane. Actually, umuwi nga dito si All Saints, no? Kasi medyo bumaba talaga yung buhay niya doon. But he's back! He's back! No problem naman, we have Honey Fruit. Yeah. Pang-hiling-galing din talaga natin dito. NSC, looks like there might be a gank sa main top lane. Nakikita natin si Edris Rodman, nakatingin lang. Sinusubukan niya mag-invade kasi dito medyo mahina kasi ang isang yun. Pero makataas pa rin naman. Plus, ginapit dito ni Karsu at si All Saints. Pina-try distract ibang members ako si Fear. Wah. Medyo pulado si Rave doon. Kailangan mo na mag-ingat. Oh, makita okay. Poke din naman ang ginawa nila. Oo, kasi dito sa bot lane, nako, ano ba pang i-expect natin? Meron tayong Gragas, meron tayong Ornn. Wala tayong choice kundi magbugbugan na lang talaga dito. Bugbugan ka agad, commit. Commit. Kaya naman ito mo hanggang bulado na yung mga health ng mga ano natin dito, yung mga big boys. Mga big boys. Kasi Zeri and Ashe both doesn't really that have that much damage. Oh, sa may early game, kadalasa kailangan at least na one item para magkaroon ng onting silbi. So, at most siguro parang kiliti lang gagawin nila. Unless magkaroon talaga ng malaking pagkakamali yung mga supports natin. Pero so far, wala. Yeah. Bumibisita rin sila sa may mid lane. Onting check lang. Good. Bisita lang. Yep. Okay. Nakikita natin nandito sa baba banda si Sun God. May mangyayari kaya? Although, I think nakita na siya ni All Saints. So, ito, level 5. Malapit na. Tactical ako, later on is gonna be using that Enchanted Crystal Arrow. Kaya dito na. Kailangan mag-ingat. 3 minutes, 4 minutes. Diyan talaga magkakaroon ng level 5 day. Gulat ka talaga dyan. Gulat ka. Parang sa mapal na ba lang. Bigla na lang may mga kalaban. At tinubo-combo din kasi nung no sponsor esports. May Camille, may Yone. Bigla na lang may pampatulog dito. Kaya kailangan talaga mag-ingat. At ayun na kasi kung tayo sinahabol na face shield. Nabot ka agad sa kalawakan. At first blood na kaagad. Secure dito ni Kani. Nakikita ko dito kay All Saints, ano siya, proactive siya, talagang bumibisita siya sa mga iba't ibang lanes, no, kanina nandito lang siya sa bot lane, biglang nandun siya sa mid lane, yun nga lang, nagkamali, kinapos. So, ang first blood, nakakuha siya. Oh, yun din kasi kailangan, yun yung medyo mahirap sa Ornn, actually, kasi you have a solid engage, but you don't really have any disengage, unless kung hindi mo pa nagagamit yung charge mo. Yun lang. Yeah. Kaya dun siya pwede talaga ipunish, lalo na sa comp na meron dito. Sponsor esports, ang ganda na kasi yun, kaso tumama men ang onte sa may padel. All Saints ngayon, pulado na ginamit yung charge para mabuhay ng onte, pero hindi pa rin magiging sapat. At saka itutumba na naman. Second kill na yan sa kanya ngayon ng NSC. Wow, NSC leading. Bully. NSC is leading with 2 kills right now. Only 2k beat sa gold. Pero, mukhang wala pa naman masyadong efekto sa San Andres Hood. Kayang-kaya pang bumawi. And, ayan, dito sa taas, wala pa masyadong nangyayari. Dito rin sa mid. And, Saktong chill lang muna dito sa San Andres. Kasi okay lang naman kahit mamatay yung support nila ng dalawang beses. It translates into a bit of gold, almost 2,000 na nga on onting lagpas. Pero yun yung maganda kasi sa composition dito ng San Andres. Kumbaga may late game insurance naman sila na sa Gwen at sa Zeri. So doesn't matter. As long as it doesn't build up towards like 7,000-10,000, okay pa yan. Yeah. Pwede pa makomback yan. Exactly, no. I think focus talaga ngayon sa pagpa-farm ngayon itong San Andres. Hindi rin sila masyadong nag-commit sa mga engage even with Ornn on their side. Pero although proactive si Ornn ha, medyo gumagalaw-galaw talaga siya all throughout the map. Pero ayan, ngayon kalmado na naman ang ating bot lane. Kalmado lang. Kalmado antay lang yan ng ult ulit eh. Wait ulit ng ult. Si Tactical, antay lang yan na hindi kita kasi medyo marami pang vision dito lalo sa may ibaba. May ward pa na sinet up dito si All Saints sa may bush nila kaya kapag nagkasya ng ult, mabilis ka agad malalaman ng San Andres Hood na mayroong parating na araw. Ayan na, and now, the Herald is up and also the Dragon, I believe. Ennis Rodman is now taking the Dragon. This is a Mountain Drake, medyo makunat to. So, araw? Cast, isolation, andito na rin si Tatsuri. Bakuha ba nila yung steal? Hindi. Pero nakuha naman nila yung RH kanina. Execute na nila yung gagamitin dito ulit para makuha ang third kill kay All Saints. But it's okay. Yep, traded out an objective. Andito naman si Kani para kunin yung Rift Herald. At yan, pwede na nila gamitin sa may mid lane. Ayun. So,
trade lang, no? Merong Herald dito sa NSE. Uy! Ayun na nga! Nahuli si Carlson. Naku, pwede pa naman siya mag-flash away. Pero hinabol din ng NSE. 5-0 and the tower. Man. Okay, medyo delikado. Parang... medyo everything is going ata. Well for the side of NSE so far, no? Nakuha, maganda rin na nakuha nila yung Herald. Yeah. And good judgment yon for Sun God. Yeah, absolutely. Dahil, I mean, mahalaga yung ano eh, yung turret eh, dahil gold yan. Baka, ano yan? Kaya ito na nga, tinan mo naman yung gap natin. Like 7k gold lead for the side of NSE. This is where we see the discipline, yeah, and execution ng isang team na nagko-compete internationally. And we see it being demonstrated by NSC. Another kill. Already, finally, San Andres Hood, makakuha silang shutdown dito kay Kani. Good way to at least slow down the tempo. Yeah. That was good, no? Alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kailangan nilang makuha yung shutdown goals dahil nga medyo malaki na rin yung gap. Oo. But what is happening here? Ako si Carlson na patumba sa may mid lane at hindi pa tapos ilaban natin sa si Andrews Trump na tinapot ang kill! At si Olsi is overextended na tayo ng overextension. 3 kills in exchange for just 1 a while ago. NSC, biglang bawi ka agad yung lead sa kanila. 8,000 gold na nga sila ngayon. At meron pang gusto habulin dito si Tatsuri. Hinuhuli dito ang ating Gwen and Pom. At least naka-dash away siya, so mabubuhay naman siya. Pero yung Tore, hindi. Yung mali yung teamfight kanina dito sa top lane, no? Kakampi talaga ng NSE itong turret nila. Kaya naman, ang sakit pa rin eh. Kahit habulin ni Ennis Rodman, wala tayong nakuha ng bet. At walang tigil. Walang tigil. Hindi nila pagpapahingahin dito yung SAH. They know they have the lead. They have the tempo. And that's what happens when you give tempo towards NSE. They don't step on the brakes. They never stop stepping on the gas pedal as well. They keep on pressing the members of San Andreas Hood. Kasi never ending. Pero dito na yung needle. Si Pom gusto mabal dito. Snipsip, hindi tumama dito kay Fear. Pero dito na rin yung Zoe. Kani, or at least Tatsuri. Sobrang ganda ng pag-position dito ni Never Ending. Talagang auto-attack lang ng auto-attack eh. Well, hindi siya nalalapitan eh. At ay, nalapitan nga lang si Tatsuri. Medyo maliata yung tinaanan niya. Ginunting, kinalpo pre. Natatsuri siya. Natatsuri. Ayan, pahinga ka muna Tatsuri. Kiss muna. O baga, stretching muna ng kamay. Yeah. Pero maganda yung ginagawa kayo ng NSE dito. They got the early game advantage and consistent naman sila, although nakaka-pick pa isa-isa yung San Andres Hood dito. That's not enough to stop NSE from getting that power spike still. Kasi yun lang, medyo natagalan yung power spike talaga ng, or at least yung scaling ng San Andres Hood, medyo mas magiging mahirap na ito para sa kanila. Good thing though that the gold funneling napupunta kay Pom, kasi kumbaga siya yung late game insurance dito. Kasama ni Carl Su, syempre. Pero the Gwen actually deals so much damage. I mean, person HP yan. Kahit gano kakunat ka, palag dikit-dikit lalo kayo, pag yung snip-snip yan, kasama yung needles. Naku! Natamaan ka talaga. Ba't muntik na tamaan si Ednis? Pa-flash. Yun lang. Hindi, wala naman tinamaan. And si All Saints na pa-flash pala. Okay, so... ayan nga, no? Sana makapag-scale pa dito yung San Andres. Sana makapag-farm pa sila. Kasi itong NSE, dahil alam nila na sila yung lead, talagang inaalagaan din nila eh. Hindi nila hinahayaan na mabigyan pa ng chance itong San Andres Hood na makapag-farm, makapag-ipon ng gold para makabawi. But yeah, so far, wala pang nangyayari. 16 seconds before the next dragon. Yep. What is about to unfold? Naku, mukhang pick-up ang gusto makuha dito ng NSC. Naku, uy, uy, hipan! Nahipan! Pero yung top lane lang, nahuli jungler! Yan ang delikado sa Camille. Kaya pala first pick. Kasi alam mo yung sabi nila, di ba, pag nagamit mo Camille, pag lumingon ka, akin ka. At yun nga, NSC, inaangkin lahat dito sa San Andres Hood. Kaso nga lang, si Rain nahuli! Medyo delikado, overextended na nangyayari sa kanya doon at wala na siyang utility din kasi ginamit na nila kay Ennis Rodman. Pero, sinolo na eh. Yun na. Sinolo na. Nag-baby time din sa Dragon. Valentine's. Humabol. Humabol. Kahit one month na. Okay lang. At then, overextended yun lang yung Zoe. Masyado malalim pare. Ayun lang. Nako, Tatsuri. Okay, naka-hookshot naman. Never ending. Grabe. Grabe si Never Ending.
Grabe, never ending nga yung auto-attack niya. Hanggang sa ilalim ng Toro, tumitira talaga eh. Nagkilalambulan na sila dito. Mukhang nag-e-enjoy sobrang ang ganda, NSC, ha? Pati ang San Andreas Hood ngayon. Pero medyo hindi maganda ito para sa NSC. Lalo na kapag nakakuha ng shutdown kasi dito ang SAH. Buti na lang, sobrang ahead ni Kali. Talaga, isang ganun lang eh. Wala, kahit sa Toro, wala. Go lang! Grabe kasi yung comp dito ng NSE. Pag nakahuli sila dito, nako. Ulog ka talaga eh. Tapos ngayon, wala pa masyadong kaya mag-carry sa side ng San Andreas Hood. So, ang ginagawa nila dito, nagsasama-sama sila para makakuha sila ng kaya nilang i-pick off and makakuha ng shutdown. But unfortunately, medyo mabagal. Slow moving pa rin sila kahit ganun. Natatagalan din yung pag-build ng mga items natin dito sa San Andreas Hood. We can safely assume that they're just on their second item right now, at most. Yes. And that's a big struggle pagdating sa San Andreas Hood. You have to get at least 3 items para sa Gwen para talagang sumakit eh. Yes, pwede yung Riftmaker, pati yung Nashor's Tooth mo. Pero at this point, kapag sobrang sakit na ng NSC, parang kailangan mo na ng Death Cup eh. Kailangan mo na yung sombrero ng pangwagi eh. Exactly. With more than 10,000 gold lead pa sa side ng NSE. And we have Yone. We have the Zoe. We have... Nako, Ash, isa pa yan. Pagka dumami talaga ang gold niyan, nako. Si Ash yung Salonga. Eh, na nga may pinala sa itas! Ay, si Ennis, pero boy pa rin naman. So, ito pa. Mukhang kinakaya naman dito rito. Take 3 versus 1 ako. Gusto na dito si Karsu. Since gagamitin, Call of the Force. Lahat na! Binuto, pero nakawaas. Naku, nakaiwas pa rin naman. Gamit yung flash and strong ball. Gumagawa pa ng outplay dito sa baitaas. Kaso nga lang ngayon, hipan! Boy pa rin ang buhay. Grabe, while all of that was happening, grabe, Star was in a 1v4 situation sa baba. Tapos sila nakapwesto na dun sa Baron. Oo. Oh. Si Ennis din, nag-1v3. Nabuhay pa siya. Nabuhay pareho. Grabe, NSE, wow. Umi-end one parehong ano natin, ha, jungler talaga natin. Naman. At yung Baron laner natin. Pero sa Ennis Rodman, pumuesto siya dun sa Baron. Ha. Nag-attempt siya. Nag-attempt siya ng steal. But, syempre, napakaraming na players dun sa side ng NSE sa Baron Pit. Malang tinamaan. Kala ko, Jumong. Ayun lang. Hindi siya masyadong highlight ngayon, yung Crystal Arrow ni Ash. Pero ito, highlight ata ito. Dragon Slayer, grabe na yung pencil! Tumama sa isa! Si Andres Boy pa rin naman, pero yung NSC. Grabe, nakakatakot na yung damage meron dito sa No Sponsor Esports. And top lane should be falling down dahil sa damage dito ng Ashley Tactical. Butas na. Wide open. This is not looking good for the side of San Andreas Hood. Ito yun na, isolation. Body slam, tatama, pero makuha na taman dito si All Saints. Okay, ay, wala sa may likod! Nag-drive through, pre! Nag-drive through sa may likod! Bumaktor! At naubos na, nakalbo na dito ang base ng San Andreas. So, it's a good morning for those Sponsor Esports. They're wanting to end it right now. It's a dominating game number one. Nexus exposed in Jace. Magawa ng parang din sa Espa. Makakuha siya ng isa, pero ayun lang, yung slow. Stasis, gagamitin, pero mukhang tapos na. That's ang game 1. Enough. 14 minutes! Good morning, sabi na No Sponsor Esports. Grabe! Wow, intense. Intense? Intense. Yung ginagawa. Grabe naman kayo, NSE. NSE, grabe naman kayo! Ano naman? Pagbigyan nyo naman. Grabe. Grabe naman kasi. Ito yung mga team parang, it reminds me of time, lalo kapag late night, one game nga, short game lang, biglang ganun yung makakalaban mo. Yung mga tipong parang kakagising lang at ano. Parang naalimpongatan. Basta antukin ka na, naalimpongatan ka. Oo, biglang parang muntik mo na masira yung cellphone mo eh, no? That's okay. Sobrang kikil. Grabe. But, oh my God, that was a really good game for the side of NSE and for the San Andreas Hood naman, they need to do something. Kailangan para makabawi. Yes. Kailangan pumunta ng game 3 eh. I mean, we already know that, they already know as well that this is going to be challenging. This is an international, this team that they're battling against is No Sponsor Esports.
ex-pro teams na galing RRQ, galing sa various teams already, organizations na nagtipon-tipon para ngayon mag-compete sa international na naman sa Wadrif League Asia 2024. Kaya talagang kailangan galingan mag-double down dito in San Jose Hood. Figure out what's wrong, figure out where they made mistakes, especially in the early game no na-exploit sila yung mga ilang beses na namamatay dito si All Saints. They has to find a way to no longer die that much or else okay. That's gonna be pressed down even more by NSC. And the highlights, ayan na nga nasa screen nyo. Ayun nga, kitang-kita natin talaga, hindi lang yung individual skill ng bawat players dito sa side ng NSE. It's also their synergy. Kitang-kita mo naman pagka merong na lockdown, talagang follow-up ka agad. Wala na eh, hindi ka na makakahinga talaga eh. Pero ayun nga, nakikita natin yung attempt dito din ng San Andres Hood to take those shutdown goals. And ayan, unfortunately, next game pa sila ata makakabawi. It's going to be tough, especially sa game na to. One of the weaknesses of the composition of San Andres Hood is that, yes, they have a solid league team composition, but they don't really have that much engage power. Yeah. Yes, may Sipa yung Lee Sin, may Call of the Forge God sila, pero wala kasing pwedeng mag-set up din para sa kanila. No. Doon nahirapan si Eddie Strodman actually sa mga gangs niya. Compared to the Yone, yung Camille pwede siya tulungan, yung Arrow pwede tumulong, yung Gragas pwede tumulong, yung Zoe may setup din. Lima silang champion na may crowd control. Yun yung advantage pagdating sa draft ng NSC na wala unfortunately yung San Andres Hood. So pwede nilang gayahin onte yung ganun. Draft sila ng medyo mas simple na composition, yung maraming crowd control para mas mahirap silang matalo sa team fight. Unusual no na yung listen natin today, hindi natin nakikita na masyadong laban na laban. So medyo careful din kanina sa Ednes Rodman. Pero ayun na nga, nakita naman natin kung gaano. Hindi na natin maikakaila kasi, again, they are ex-pro players. So what are we going to expect from the side of NSE? And ayan, so supportahan natin sila once they represent the Philippines soon internationally. So, but it's still a good fight for the side of San Andres Hood naman. Ang galing din eh kasi they know what to do. Alam, nakikita natin yung attempt nila na magsama-sama, take that shutdown goal, lock down those players na hawak-hawak yung ginto para makabawi sila and makapag-scale yung mga carries nila. But again, slow moving talaga sila and NSE, they're not letting fast go of that lead. Yeah, it's a fast game, 14 minutes. Or 13 minutes and 58 seconds to be exact. Ganong kabilis ang No Sponsor Esports. At pwede nila gawing 2-0. Pwede nila gawing mabilis din yung series natin. Kasi best of 3 lang ito. Oo, best of 3. We cannot deny. We cannot discount San Andres Hood. Pwede pa rin sila makabawi dito. Let's see how and if they are gonna be able to do this and extend this to a game number 3. I believe we do have a short break before we head down towards our game number 2. Again, guys, best of 3 ito. This is for the prize pool of... this is for like... 40,000 pesos! Free! Sampuan mo na yun na pag-samgyup. Kasama pa yung bebe. Oo naman, pero don't worry kasi yung teams natin today, for sure, meron na yung at least 20,000 na maluwi. Grabe! Kumbaga, kahit pumunta ka lang ngayon, alam mo na panalo na. Panalo na. Panalo na kasi 20,000. At least 20,000. Man... sana all. Char! Ayan. At one step na dyan ang No Sponsor Esports. Tignan natin kung sila na ba. Kung mapapabilis ba nila ang series natin or ma-extend natin. We'll just go with a short break. This is brought to you by Dark League Studios in collaboration with Smart Kiga Arena and Fantech. And Robin and I will be back after a short while. Ayan na. Pero makikita natin kung ano ba yung nangyari kanina. Kasi, mas maganda. Ano naman, pakita muna natin din. Yeah. Kasi may mga detalye tayong ayan na nga. Pwede pang ipakita. So, nakita na natin yung mga items nila. Oh, take note yung mga nanonood dyan. Alam kong yan yung gusto nyong malaman. Okay, tignan natin. Ayun na nga, no, si Fear, which is also known as Wraith. Oo. Nakita natin dito, meron siyang Warmogs, no? May Warmogs na nakikita for both of the support players. It's the... kadalasan talaga yung talaga first item or dead man's, depende kung gusto mo utility or sustain. Pero sino kaya ang MVP? Sino kaya ang MVP? We can give it to the Asha. Wow, okay. Si Tactical. Eh, nakita naman talaga natin. At dalawa lang kasi ang walang death dito. Si Tonte, pati si Tactical. But Tactical had 7 kills and 8 assists compared to the 3 kills of Tonte.
Ayan, so excited na tayo lahat na makita. Kaya, dediretso na tayo sa game 2. Ngayon, anong ina-expect natin dito, Giyang? Ah, adjustment ka agad. Yun na talaga. Isa sa mga naging mali kasi talaga ng Sundress Hood is, well, okay naman ang composition na meron sa kanila. Kaso, yun nga, medyo na-exploitan sila ng NSC sa complexity ng draft nila. So, I think, there are two ways to address the issue here of Sundress Hood. One is to simplify the composition and two, medyo mas mahirap, push through nila. Kumbaga, gawa nila ng paraan talaga na gumana. Kumbaga, kahit mahirap yung setup, subukan nila humanap ng angle, track nila yung mga members dito ng NSC. I do prefer the first option though. I think that's gonna be easier, simpler, and much more effective in this type of scenario na meron sa kanila. Yeah. Blue side na rin sila. Camille first ban, kitang-kita naman natin yung pagrespeto talaga dito ng San Andres sa pinakita ng NSE. And I think sinusunod nga nila yung advice mo eh, feeling ko eh, kasi they're trying to adapt to what they've seen sa first game. Mm. And now they're adjusting kung ano ba yung mga picks and bans nila. So hopefully sa picking mamaya makita rin natin 'yan. Yan natin kung yun ba ang mailalabas nila dito. Same pa rin. Kasi tinanggal na nila yung Akali ulit. Yeah, I mean, Akali and Ezreal. Well, very common ban to, lalo na against NSC kasi they're just so good. Pero maganda rin na natanggal na yung Camille din ni Tonte kanina. Yeah. Kasi matindi yung performance din na kanina. No, that's 3-0 and 8 ata siya, 3-0 and 4. Yeah. And same bans pa rin for NSC. So, interesting ha, Ezreal pa rin yung binan nila. Pero ano kasi pag nakawala naman kasi yung Ezreal, delikado rin eh. So, dito pwede sila kumuha siguro ng Ornn kagad. Para at least tanggal na sa promo. Kasi ano eh, sobrang impactful talaga ng Ornn eh. Kanina nakita natin si All Saints na medyo nahirapan. Pero I think this time on blue side, it might be easier for him. Let's see. Anong magiging sagot? Yan. Tama ka nga. Gragas Lords talaga yun. Pick na kagad yung Ornn. Gragas Lords yan, pre. Gragas Lords. Nakita naman natin kung gaano ka mamaw yung Gragas ni Rave kanina. So, nakikita natin na lock-in na ulit siya. So, expect na lang natin na yung San Andres Hood, they'll find a way to counter that. Oh, pero nakawala yung Vi natin. Mm-hmm. Kasi, di ba, imbis na Vi yung binandito na sa blue side, Camille na. Ha? Kaya, ayun. Medyo gustong-gusto to ni Kani. Sobrang gusto ito gamitin ni Kani. And, mas mahirap to pigilan sa mga setup. Oo. This time, they can actually go for double ADC here on NSC if they want. They can go for possibly another Zeri. Pero naghahanda din dito yung San Andres Hood. Baros is actually a good counter or matchup against so engaged good champs. Kasi, long range. Eh. Yeah, long range and yung chain of corruption for engage, no, para easy out. And we're also seeing Wukong. Parang it's been a while since I've seen Wukong. So what do we think about this? Ito na ba yung binago ng Wukong? Dito na ba yung kasi I wasn't that much updated on it simply because I don't use Wukong. Ayun nga pala kasi si Wukong meron din siyang change. Masustain na siya, diba? Oo. Yeah. Pinalakas na yan, pre! May reward si Wukong. So, makikita natin. Sasample lang tayo ng San Andres Hood. Oh, yun ang maganda sa Wukong din. Especially in the change that is designed for the new Wukong. You have more sustain. You are much more difficult to actually take down. Mas malakas ka na sa pagdating sa duel. And you're actually more trickier. Yung mas malakas umoutplay na yan. Yeah, so very excited to see how San Andres Hood will use this reworked Wukong, no? Sakto nga. Makalabas na si Kaisa. Patch 5.0C ang Wukong na bago. Yeah. Kaya, Bagong-bago talaga. Fresh talaga. Fresh na fresh. Since last week. So, nakapag-practice agad dito yung San Andres Hood. Baka inaantay nila pang surprise sana sa NSC, pero kailangan na nila eh. Kasi in fairness, match point sila. In fairness sa San Andres Hood, talagang ready silang mag-try kahit medyo risky kasi bago-bago pa lang si reworked Wukong. Ready sila na mag-try, mag-attempt na gamitin siya for this competition to take down NSE. But
ayun na, nakita na natin yung Kaisa sa side Kaisa ng NSE. Queen na, of the late game. Queen of the late isa game. Isa pa yan. I wonder what's the other carry champion na pipiliin dito ng NSE because they're also removing Jax, which is an implication that they're gonna be double downing on double ADC. So, potentially Zeri. Zeri. Kasi yung, kadalasan yun naman talaga ang pinapares na ano na dalawa. Unless gagamit sila ng Jace ulit for double po. Kasi nakita natin Kaisa may Void Seeker yan. So, that's one po. Kadalasan ginagawa ng mga teams ngayon, especially in the international stage, like the double poke. Oh my dear Lord! Is it Christmas already? Is it my birthday, my friend? Lock it in and amen! Oh, no. Amen! Amen! Salamat po! Oh! Vladimir. Vladimir. Very interesting pick tong ano, Yasuo for the side of NSE. Yan ang gusto ko, pinapakitaan talaga tayo. Alam mo, kulang na lang dito yung kapatid din na eh, si Yone. Eh, magsama yung dalawang ano eh. What if? Charot. What if? Hindi, Renekton kasi. Renekton. Sa San Andres. But, going stable. Actually, ang ganda. I love the composition of San Andres. Everyone has crowd control. Except for Vladimir, pero okay lang kasi meron naman siyang Tides of Blood and yung kanyang Hemo Plague talaga. Sobrang sakit dun pagdating sa late game. The only way to block it is the Wind Wall. Yun lang. Kapag wala na yung Wind Wall, medyo masakit na dito yung San Andres. I love the drafting here of NSE as well because now they have late game. Such great late game composition. Yung Gwen, makakatulong yan para sa kanila mamaya. Pero, crowd control, man. Mukhang puro bugbogan to ha, kasi wala tayong masyadong protection, walang healer, wala tayong, you know, tank na pang frontline talaga. We only have this mga, grabing mga crowd controls. Although mga tanky din to mga pick dito sa San Andres Hood, no? NSE, we have Gragas, pero malamang sa malamang suntukan talaga agad to eh. Oh. Pag ganitong comp eh. Ayun na. Pero, NSE, they pick. Lalo na yung bye. Oo. literal na suntukan. Nakaganon na eh. Dito sa NSE, no, pinick nila yung Yasuo and they also have a way to set up for that Yasuo. We have the Vi, we have the Gragas, grabe. Medyo, kung ako yan, medyo kakabahan ako ah. I mean, naturally, para nakakakaba talaga eh. Not only for how insane the team fight can be, pero how complex the setups will be para sa No Sponsor Esports. Sobrang contrast kasi ng situation na meron sa kanila ngayon compared to game number 1, 'di ba kanina ang dami nilang pang setup, parang ang dali lang sumabak sa team fight, may arrow lang sila, may execute ultimatum. Ngayon kay dalawa lang ang pwede mag-setup sa Yasuo. That's the Vi and that's the Gragas. Pwedeng self-setup naman pero sobrang hirap kasi nun against this composition. O San Andres, pag lumapit yung Yasuo, pwede siyang stand down ng Renekton. Pwedeng ako yun. Paliparin ng Wukong. Pwedeng pigilan din ng Varus at ng Ornn. They have like 7 crowd control in total sa composition nila. So, NSE, they have to really take their time in entering a team fight. Yun naman yung risk for the side of NSE, no? San Andres Hood, they really invested dun sa mga champs na maraming crowd control. Natuto sila kanina. Kasi kanina, parang dun sila nagkukulang eh. Medyo kulang talaga sila sa crowd control. And, you know, kaya pa isa-isa lang yung picks nila. Hindi sila katulad ng kanina na may Camille. Merong Gragas. Sobrang easy mag-pick yun eh. Oo. Sa side ng NSE. So, San Andres Hood, parang naisip na, eto ang kailangan. Eto pala eh. Eto. Bugbugan pala ang gusto nila. Bigyan natin ang bugbugan. Yan. Maganda yung match-up natin. I'm really excited to see what's about to unfold. Hopefully, sana yung San Andres Hood, they can do something early on. No? Let's try to digest the matchup as well. Renekton versus Gwen. I would kind of give it to Renekton, especially early game. Gwen takes such a long time to be able to do something. Yeah. Especially 1v1. At lalo na para sa team fight. Jungle, I would give it to Vi, especially for early game. Pero as the game goes by, it kind of transitions to the Wukong. Kasi mas marami kang crowd control eh. Mas marami pang targets pwede. Isang Cyclone lang, okay na kaagad. Pwede mo pa gamitin ng dalawang beses. And the new Wukong as well is really, really irritating, I would say. Plus may backup pa yan. Hindi lang siya ang may crowd control. So, medyo talagang wombo-combo pwede. Ang pwede natin sabihin dito, San Andres, strong, stable, and also very reliable ang meron sa kanila. Ang dami nilang utility. Pero ang meron dito sa NSE, explosiveness. Isang setup lang na maganda,
isang champion lang magkaroon ng lead, kayang i-hard carry na kaagad. Kaysa Yasuo, Gwen, sobrang resource hungry champion siya. Yes, I love that. Explosive. No, parang yung Gragas natin. Oo, explosive. Okay. Parang exactly, no, yung mga champions na pinick dito ng NSE, once they got that early game advantage, pagka naka-snowball yan, delikado na, kasi napakadali mag-burst. Mm. That burst damage talaga, especially with the Yasuo. And yung scaling din ng Kai'Sa, delikado rin yan sa late sobra. Game. Sobra! Saka, let's give a picture of a scenario to the viewers right now. Imagine a team fight, head-to-head team fight ng San Andreas Hood at ng NSC. There are two things that can actually give hesitation para sa San Andreas Hood natin. Two skills. Yung miss ng Gwen and yung wind wall. At dalawang champion kaagad ang medyo mahirapan dyan. Yung Varus saka yung Vladimir. Mm-hmm. Dun kailangan magkaroon ng napakagandang timing talaga ang No Sponsor Esports kasi yun yung pwede magpa-tilt sa San Andreas Hood. Kapag wala na yun, yun na, go signal na kaagad. Wala nang preno sa San Andreas Hood. Dire-diretso na yan hanggang base. kaya siguro no, pinik na dito ng NSC yung Yasuo. That wind wall, medyo unexpected kasi siya, hindi mo siya makikita kagad. Yung poke ng Varus, medyo mawawalan ng epek eh. Kaya, it's really interesting what's gonna happen dyan sa mga team fight natin. No? Exciting siya, pero malamang bugbugan talaga to. Mm-hmm. Abang naantay natin na pag-start ng game natin, quick shoutout lang tayo ulit sa community natin. We have Pamplank or Rumble in the comment section. Shoutout, by the way, to the boss Fryan as well from Guild Wars, sa mga ano, kasama natin in grassrooting and community engagement natin dito sa ating Wild Rift community. We have also upcoming events for you guys. Don't worry. We will love supporting Wild Rift even more in the near future. Andito na si Spicy. Pero sa ating comment section sa live stream ng Smart and ayun. Hello. Pwede na din siya makamusta dyan sa mga influencers natin for Wild Rift. Keep sharing the live stream, keep supporting teams, and surely the teams, the players are loving your support. They are very deserving of your support as well. Isa to sa magbibigay sa kanya ng exposure and potentially a sponsor as well. So what you're doing right now, you watching and sharing the live stream is a direct and immediate help to the players right salamat now. Salamat po. Ayan. And while waiting, no, again, para sa mga gustong sumali sa ating mga tournaments, alam ko yung mga nanonood dyan, curious na rin. So Smart Giga Arena is open to all Smart and TNT subscribers where they can join an array of arcade games and esports tournaments. Again, hindi lang sa Wild Rift. Meron din tayong Mobile Legends Bang Bang, PUBG Mobile, COD M, and marami pang iba. So to get started, they just have to create an account on gigaarena.smart using their Smart or TNT mobile numbers. Mm-hmm. And with a new Smart Giga Arena 20 pa, pwede kang mag-power up ng game mo and unlock the thrilling world of Giga Arena tournaments for your shot at incredible prizes. Yeah. Giga Arena 20 comes with 2 Giga Arena tickets and 100 MB for all sites for only 20 pesos. Yeah. Narabot ng 20 pesos mo, meron ka kaagad, napakadami para sa isang araw mo. Valid for one day yan, yung Giga Arena 20 natin. Imagine, and you can also check out the website. Imagine, 20 pesos, nagsimula sa 20 pesos, ngayon ang pinaglalabanan na for today is the championship with a prize of 40,000 pesos. Grabe, may minimum 20, kiyaw pa. Wow. Wow. So, ayun na, the field of Wow! So feel the power with every tap on the Smart app. So effortlessly manage your prepaid and postpaid accounts, buy promos, pay bills, lahat-lahat na, redeem rewards, all in one app. You just have to download the Smart app now, and the only app for Smart, Signature, Infinity, Bro, TNT, and PLDT prepaid home Wi-Fi. Nandun lahat eh. Oh, you can also be part of the digital transformation of the world of connectivity as well. Say hello to convenience and flexibility and local connectivity with a Smart prepaid eSIM. Now available for digital delivery. Hindi na kailangan pumunta sa mismong physical store. You can already order it online through Smart's online store for only 99 pesos. Like and follow Smart Giga Arena's Facebook page. That is fb.com/gigaarena.smart. And comment na. Nakikita namin yung mga comments nyo, no? Also, we would like to shout out, thank you so much. We would like to thank Boss Bobby Rosales, PBA Vice Chairman, and the co-founder and chairman of Dark League Studios,
Also, thank you so much, Coach Al Francis Chua, Sports Director of San Miguel Corporation, Team Governor of Enebra San Miguel, and co-founder of Dark League Studios. Yan, talagang ang dami. Thank you rin, no? Thank sa you. Ating iba pang kasama dito, Sir Al Panguilio and Sir AC Valdenor. Nakita natin siya kanina, CEO and co-founder din ng Dark League Studios. And thank you so much to the community as well. This is for you guys. Yes. And it's all because of you guys as well, making this possible, supporting this event. And siyempre kung wala yung community, wala rin tayong lahat. Walang susuporta sa players, and dahil sa inyo, meron tayong suporta na binibigay. Let's keep on supporting. Let's keep on sharing the live stream. Let's keep on commenting as well as in the comment section. Meron tayong mga iba pa na nagpapa-shoutout nga dito eh. Kaya shoutout kay Caitlin Diocchino. We have Recon Lim as well. And si Melanie, sumusuporta kay Tatsuri dito. Marami pa. Marami. Yun. Salamat. Ang dami nating viewers ngayon. Na active sila sa comment section. Thank you, thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating mga audiences. And ayan, pakita nyo lang yung support nyo kasi mababasa rin yan mamaya ng mga players natin pagdatapos nila. And ayan, may mga nasasabi dito. NSE. Let us know. Sino ba sa tingin nyo ang mananalo ngayon? Kasi game 1, di ba? Nakita natin yung dominating start or dominating victory ng No Sponsor Esports, but this time looks like San Andres Hood wants to equalize the score and push this to game number 3. They actually have a beautiful composition, yes, right now, designed to take down NSC. Kaya tignan natin, let us know, Spanish sa comment section, hashtag SAH win or hashtag NSE win. Ayun, so recap lang tayo, no, that first game. Talagang binigay sa atin ng NSE kung pinakita talaga nila eh kung sino ba tong NSE na to. Mm-hmm. No Sponsor Esports lang yan. Yung mga ex-pro players lang naman. Oo. Oh. Ah, ano lang naman. Small time lang naman. Oo. Hindi naman na tumapak low-key, yung low-key ibang lang bansa yan. Yung mga yan. Low-key lang sila. Low-key lang naman. Hindi naman sa di naman sa tumatop one yan. Sa sea. Low-key lang yung mga yan. Hindi ko kilala yan eh. Parang bago lang. Oo, oh, magaling ako dyan eh. Tuturuan ko nga yung mga yan eh. Sabi ko, ano nga, ayusin nyo nga. Para shoutout din pala sa Emata Esports. They are the third placer. Yeah. And the NU Fairview Solari. Grabe nakaka-proud ah, NU Fairview Solari. That's a campus esports team. Mm. Grabe no, from tropa-tropa, classmate. Oh, classmate. Classmate, laro. Oh. Tapos, okay, classmate. Oh. Classmate, laro. Tapos ano mag-uwi na sila ng 7,000 pesos. Woo! That easy! Wow! May pang... Yun, sana nandiyan sila sa taas. Sana nandiyan sila ngayon na nanonood sila. Oh, yeah. Pwede kayo pumunta. By the way, guys, mga nanonood dito, pwede rin kayo pumunta mismo sa ating site. We have snacks even upstairs. We have loads of stuff. There's a big screen wherein you can watch. You can see the players as well on the stage. But let's go straight into the game. Yeah. San Andres Hood versus NSE game number 2. We can... Let's go. Ay, may pumipesto sa mid. Alo! Hindi, wala pa. Ay, yun. Bugbuga na kaagad. Pero okay lang. Hindi, wala pa. Sundutan lang. Wala pa naman. Eh, dito sa bot. Let's see. Sa bot lane. Parang ano pa naman? Saksang muna. Kasi ito yung downside siguro sa composition ng NSC. Aside sa Vi, wala na ibang early game champ. Siguro Gragas onte. Ganyan, pwede makatulong sa crowd control. Pero at most of... Oh! Anong recall? Yan. May labanan ng support dito. Grabe. Parang NSE, medyo uhaw talaga sa third game tong NSE. Ah. Parang gusto nalaga nilang paawatan to ng game 3. Dito sa mid, parang pulado na ata si ano ah. Melanie. Nabite ng onte yung barisam na ni Ethier. What's happening sa ating mid lane? Yun lang. Yun. Di natin overextension. Nakita natin, hinahabol na sa may river pa lang eh. Nakita ko dito na nasa ilalim na ng Tori kanina si Tatsuri. So, malamang sa malamang, ninabol siya and nagkamali. Oo. Oh, talagang committed dito si Tatsuri sa paghabol sa... I mean, Yasuo yan eh. So, mas masakit yung consistent DPS niya compared sa Vladimir, especially in the early game. Ooh, charge? Wah! Barisan, syempre, as a response. Medyo mas masakit dito ng damage yung Kaisa, lalo na sa mga stacks niya, muntik na. Grabe yung mga support natin. Talagang
nagpapasiklaban dito sa baba eh. Void Sun stacks. God is also here. Oh no. Okay. Kani. Looking for the gang. That's good with flash as well. Charge para medyo makakontra. Kaso yun lang. 1-4-2. That's actually the better for NSC. Pero dito na mga tropa. Yun lang. Medyo natagalan ng onti si Ednis. Vladimir that's... is also pababa na rin sa ano. Kasi hindi, wala na siyang kaabutan. Mabilis eh. Yung setup ng NSC. That synergy talaga with NSE. Nako, matagal na to nalilalaro. Pandemic pa lang, pinapanood ko na itong mga ito eh. Pinaplano pa lang yung Wild Rift, naglalaro na yung mga yan. Nako, exactly. So, parang beta pa siguro, no. Nandito na yung mga yan. 1960 pa lang, pre, naglalaro na yan. Nag-rank na yan. Grabe pala itong mga ito. Kabatch pala nila sila Rizal. Grabe. Ayun. Pero wala. Ito yung maganda sa Dark League series. And this event, we see the camera, we see the POV of our players as well. This is a stage, guys. That's why you have to go here right now sa ating place. Kaso nga lang, may spear pula ito. Nabuhay pa rin naman kasi siyempre it's a great sila. Piercing arrow talaga. Tagos! Uh-huh. Tumagos! Yan ang sinasabi natin. Navarro's pick. Talaga nga naman. Percent HP missing health. Kaso nga lang, stolen battery ngayon kaagad. Gusto nilang ipaghigante dito si Rafe. At talagang binubugbog, sinasabak na talaga. Humabol pa dito si Tatsuri. Oh no. That's tisa 1-for-1. That chain of corruption and flash was not enough para makatakas dun sa nagdadamihang mga players dun sa side ng NSE. Talagang with Vi, no? Dahil ultimate is up na nga, talagang mas kailangan na mag-ingat dito ni Carlso. Kalso, bantay-bantay. Yeah, easy lang. Tamang ano lang. Pero at least nakakuha siya ng kill kanina. That was actually amazing. That piercing arrow. Kaya maganda rin na meron silang virus dito. Sa side ng San Andres Hood. Kasi umabot eh. Layo niya na eh. Umabot pa eh. Walang takot si Tatsuri doon. Talagang kahit katabi na eh. Kahit katabi na si All Saints. Kahit katabi na yung Vladimir na rin. Si Enpax talagang taloy pa rin siya. Talagang, sige, lakad lang. Subukan nyo. Ha? Parang tinutod pa eh. Parang tayo naglalaro. Diba? Sila pala, sila yung naglalaro. 2v1, magiging 3 pa ata. Mukhang may gustong dumagdag eh. Medyo nakatingin na doon si Ednis eh. Nakapwesto na eh. Kasi medyo mahirap. Grabe. Yasa ba yun eh? Bang asar ata ito si Tatsuri. Parang hinahamon eh. Kulang na lang, badge. Tara. Naku, pag lumabas yung emote dyan. Ako yan! Pag lumabas yung emote dyan, lagot. Lagot. Badge na kaagad. Pakita mong level 7. Yung mga mastery points natin. Pero ang safe actually na approach dito ng San Andres Hood, kahit lamang dito na 1,000 yung NSC dahil sa lamang ng 2 kills, it's okay. I mean, late game scaling, they actually have a bit of a better end on their side, especially dahil sa Vladimir and Varus. Kaya NSC, they might need to double down pagdating sa objective. Ito, mag-spawn naman na pagdating ng 5 minutes. Dito naman si Tonte, iniirita lang ng onti dito ni Pom Mitruda. Yeah. Chill lang. Pero talaga yung lagi natin naaabutan sa Baron Day, no? Especially in the first few minutes. Wala muna masyadong nangyayari. But the Dragon and the Herald is up. Sun God is taking the Dragon alone. Mas hindi pa nagsisimula dito yung San Andres Hood, ha? Hindi pa nila lang kuha yung Rift Herald dito. Kaya medyo alanganin, ha? Alanganin yung pwesto nila dito. Pero okay lang, sugod pa rin naman. Andyan yung Cyclone Chain of Corruption. Napakaganda para pigilan ng konti dito yung NSC. Kaso patuloy pa rin sila sa pagsusugod. Sa dalawa na yung napatay nila. San Andres Hood, kailangan nalang umatras dito. Ednis, medyo na-late na sa pagdating sa Cyclone. Pero si Tonte, okay pa rin naman. Pulado ng konti. Pero walang namatay sa NSC. Sila pa ang nakakuha. Double objectives for NSC. Wow. This is an interesting outcome do sa team fight, no? Kasi ina-expect natin na itong San Andres Hood, akala natin since sila yung maraming crowd control dito, sila yung may advantage sa mga team fight, but we have that Camille and that Graga still. Tandaan nyo yan. Yeah. And we see the problem as well. Yan yung windwall, yung mist. Ang ganda na sana actually na Chain of Corruption din ni Carlos. Kaso nga lang, medyo hindi sabay-sabay yung naging setup ng San Andres Hood natin. Akita ko nga si Pom Mitchot na kanina, pagpasok niya, hindi na siya nakalabas. Hindi na. Nako. Yun lang. Ginawang chinelas. Ginawang bag. Pinili mo yan, ginusto mo yan, pumasok-pasok ka eh.
At ayun, yung tore natin sa mid lane. Pagsak na, first turret. Baka kasi, ako yun. Yun yung hassle ko, naka-second shot, parang okay. Yun yung mga hindi pwede bawal, talaga mangyari. Bawal, wag. At sa may bottom lane, amo kong may nag-grupo, may gusto mag-meeting dito sa may baba. Pero naamoy naman ng M-Pax. Ako, okay, apat sila dito, ha. Bakit nandun din sa kabila yung kabilang apat, eh. Oo. Oh, may gumugusto rin. At si Tatsuri magiging biktima. Yes, Tatsuri will fall down. Akala natin makakapick dito sa baba yung NSE. Pero nandun pala sa taas yung tunay na laban. Mas nagwagi. Eh. Doon ang sana nandresult ka. Sama lang, dami nila ginamit na doon, ha. Pero crush, available pa na naman. Ako, flash away, pero hindi na. Uh-huh. Hindi na sapat kasi masyado ng late. And NSC, one for one. That's what we're saying. That, why? Talaga eh, kahit mag-flash ka, habol pa rin yan. Wala eh. Committed. Ako mukhang kakatoko na rin nila dito yung first turret dito sa Baron Lane. They can start knocking on it. At least siguro makakuha man lang ng mga onting plays. Kasi papunta na dun si Mitsuda eh. Kaya madedefend pa rin naman niya. At andun na nga din si All Saints. Nako, tactical. Meron pa rin naman exhaust kung kailangan niya. Kasi pilihan siya na nga! At ayun na siya, itutumba. Oh, si Rafe trying to do some damage. Wala na siya kasama dito eh. At kung meron lang sana siyang cast, baka pwede pa nang ilagay sa may Tori. Kaso, cooldown. Nakita na natin nag-end si Never Ending. Oo, nag-end na rin. Kasi kanina first game, walang death si Never Ending. Oo. At ito, walang tigil, Never Ending gang. Galing dito sa NSC, pero ganda na chain corruption doon, ha. M-Pax, may okay dito. Sinusubukan niya mag-distract sa may backline. Kaso nga lang, si Ednis, siya ang pinuruhan. Si M-Pax, wala na siya magagawa. Atras na lang. Atras. That was one kill, right? Yan. One kill? Pero might dito be sa taas, matatutumba na ang Tore. Yun lang, Tore for two kills. Yeah, I mean, it gives you gold, but you also gave out 600 gold to NSC. Nako. Nako ka. Nako. Nako, pare. For San Andres Hood. Mukhang, nagmamadali ata NSC. It's not looking good. Mukhang gusto na magtanggal yan. NSC, may lakad ba kayo? Kailangan. Na, kanina pa kasi natin sinasabi, Robin, ng Samgip. Eh, mukhang gumugod. NSC, sana, ano ah. Baka naman. Sama naman kami after party nyo. 40 at 20 ba naman yung mga grand finalists natin? 20 or 40. Grabe pagpipilian mo, 20k or 40k. Oo, kahit yan ano na yun. Yan ang gusto kong ano eh, choices eh. Yun. Kumbaga, pick one. Pick one. Kahit ano, panalo ka. Hindi ka matatalo eh. At what? Ayan na nga. Heels? Heartsteel stack para kay... Like, Heartsteel si Karen. This is gonna be funny actually. Gusto na talaga magbakuna. So, yung battery sa may likod, medyo later rin dito yung Chain of Corruption, ha? Kasi nakakuha na ng kill dito yung NSC, San Andres Hood, pa rin ang magwawagi dalawa! Napatumba nila in exchange for just Ednis Rodman. That's such a kill. Wow! That's what we're saying. Dito sa comp ng San Andres Hood, mukhang lumalabas na yung iniintay natin. Ito na. Mukhang lumalabas na yung expectation natin kanina. Expectation. Bigong reality ba? Oh, reality. Gawin natin realidad yan. Kasi syempre, gusto natin game 3. Bias na lang. Ano bias? O same, sinahabol dito. Nila tactical at tina-rape pero okay lang. Oh, yung boy. Yun. Yung Void Seeker, lalo na ang bilis na pull. Tinan mo yung stacks ako. Kahit malayo yan. Jumong. Jumong. Muntik na, pero hindi. Hindi pa tapos. Mid lang pa mid lane. Rasaan ng battery ka agad. Chain of corruption para maka-onta lang onti si Pong makapag-flash away. Pero yun lang! Sinapa! Pinakyaw dito! Ni Sungod at Pinak, hindi na sila titigil dito. Talagang pupuruhan na nila. Medyo nalik dito yung Vladimir. At siya ay magiging sunod. Hinahapon na dito si M-Pax. May knock-up pa. May Heartsteel stack. At double kill para kay Tatsuri. Tatlo na patumba. May dragon pa. Grabe! Walang namatay sa side ng NSE. Talagang pulido yung teamfight na yon. Ang ganda. Nakita natin na pumasok na naman si Pom Mitchutda pero hindi na naman siya nakalabas. Oh. Bakit ba ganun? Ano bang nangyayari sa San Andres Hood? Sinasabi na dito ng NSE, siyempre, ba't namin kayo pipigilan? Sino ba aming kakatakutan? Wala eh. Kaya kayo ay aming pupuruhan. Wow, the rhymes. Go, Rafe. Hinold niya. Go, Rafe. Wow. Thank you po. Grabe, MVP, pait na support. MVP. MVP pala na. MVP na support na yan. Rafe. The best support ever. Baka pwede pa duwan mo. Pabuhat lang. Angat mo lang ako sa bronze, pre. Sana ko rin.
Pero bakit yung mga support natin sa rank parang kinukuha yung ano? Oh. Yung kinukuha yung alam, eh. May ano yun eh. May barasan daw yun eh. Ah. Siyempre kailangan ko ng pera para masuportahan kita lalo. Ay, salamat. Thank you po. Sige po. Oo, oh, sige. Sa'yo na. Sa'yo na lahat. Pati yung kills. Sige. Ako hindi tumama. Yung ano natin. Call of the Forge God. At least, hindi masyadong malaki yung kalamangan dito ng NSC. Hindi ko tulad ng kanina na umabot talaga ng double digit. Oh. This time, it's over 7,000. Going 8,000. Kiri, patuloy lang talaga sa pagde-destruct. Gusto nila na mag-baron eh. Para at least umabot na ng 10,000 yung lamang nila. Okay, pero NSC, ipaalam natin yan. Pagka lamang na sila, gusto nila i-times, 3 times. Ayun na nga! Naghanap ng away. Kanina pa sila eh. Naantay lang nila mag-check dito sa Andres. So that, yun. Tuloy-tuloy lang. Double kill na kaagad para dito kay Tatsuri at Temper ngayon. Wala nang pwedeng pumigil sa kanan sa Baron. Yung synergy talaga eh. Wala silang hesitation sa iba. Feeling ko narinig yung shot call nila. Oh, ito na. Ito na. Sunggaba na natin to. At isa kuha ng Tore dito yung Sanders. Pagkano, kuha kaagad eh. Oo. Malupitan ang galawan natin dito fairness, ng NSC. In fairness sa San Andres, alam nila kung ano yung gagawin nila. They divert into the tower knowing na ito, nagbabaro na malamang tong NSE. 13 minutes na rin. Isang minuto na lang. Ito yung same time ng kung... Well, 14 minutes kasi nag-end yung game number 1 karira eh. Yeah. Manalo yung NSE. Kaya... Siyempre, okay. Yung mukhang San Andres... Mukhang mas mahaba to. Depende ka. Nakakuha lang nila ng baron kasi. Oo nga eh. Ayun lang. Ni Dragon pa na naman, at least. Ako, kailangan mag-ingat dito ng San Andres. Pag naubos sila, mukhang tatapusan na. Oh, 5,000 gold lead at the very least. Actually, mas okay na to kasi kanina diba 7,000, 8,000 ng NSC. Ngayon medyo nababawasan na. Gusto nila pa kumuha dito sa mid lane, pero makataas pa rin naman. Medyo isa lang ang hinabol doon. So, diba, tabi clone pa nga yung nahabol niya. Pero ngayon, balik na muna. Breaker dito kay Pom. Group up dito yung NSC. Andito na si Empas. Makakuha ba ng isa? Mukhang isa ang mapapatumba. At NSC naghahanap pa sa San Andres Sud. Kailangan umatras na. NSC na no, patuloy lang. Pero may malapit dito sa may bandang likod. San Andres, mukhang gusto bumawi. Gusto humabol. Gustong magwagi. At shutdown na nga dito that para kay Tatsuri. At San Andres Sud. Ang gusto pa. Top lane nga lang. Kailangan na depensahan na. Hinabol. Nakita natin. Uhaw na si Carlso. Gusto niya makuha yun. Gusto ng water. Gusto ng... Can I get a buo-uho, ah? Gusto ng dalhin sa game. Pero yung mga ano natin. Gusto. At mukhang lumalaban nga eh, no? Lumalaban. Yan. Ako, San Andres Sud. Paabutin niyo ng game 3 to. Kaya yan. Paabutin niyo para ano? So, para ano, tagal tayo dito. para sulit yung pagpunta. Ayun na. Tutumba pa tong tower sa baba, oh. Lumalaban. Actually, magandang baklo ito yung ginagawa. Let's try to digest and extrapolate a bit of the information we have had so far. Yung contest sa mid at yung medyo naging inconsistency ng NSC doon sa pagsugod. Kasi medyo may mga minor mistakes sila nangyari doon. Yung assault and battery ni Sun God or ni Kani kay Ennis Rodman. Pero sa clone lang niya, doon medyo nagkarandara pa sila. Tapos dahil 4 versus 5 essentially yung fight na yon, wala masyadong firepower yung NSC. Doon nagkaroon ng chance na magdepensa ng San Andres Hood at takuha pa sila ng Torre. Yes, they lost their tower in the top lane, pero okay lang kasi at least hindi pa naman game end yun. Ang galing, no? Actually, kanina yung team fight sa mid. Oh, wait. Gusto pa. May nangyayari pa. May gustong bugbugin dito si Kani. Pero sa onti ang nabawasan. Ano? Makasakit naman ang baras yun. Grabe. At Mountain Drake is up. Gusto nila. Sisimulan na. NSC. Sinusubukan nila ditong i-bait ang mga members dito ng San Andres Sud. Pero mukhang hindi sila tutumba. Hindi mo nila pupuntahan. What is NSC, about kukunin to na nila. Habol na lang. San Andres Sud, kailangan nila tumakas. Wala na dito si All Saints. At gusto pa nila si NSC naman. At is clone lang. Inahabol nila. NSC. Knocking onto the base. San Andres Sud, they have to defend. Sinisimulan na. Gusto nila mag-dive. At habulin nila dito si Empax. Medyo may knock-up pa rin naman dito. At least mga members dito na San Andres Sud, sinusubukan nila makapag-defend pero nawala ng inhibitor tower nila sa may gitnaan. NSC, isa na lang, kailangan nilang patumbahin, bot lane na lang. Talagang butas na dito yung base ng San Andres Sud. But, again, kayang-kaya eh. Nakikita ko yung potential ng San Andres Sud eh. Kaya nilang bumawi eh. Kaya! Nakikita natin na sa mga teamfights natin, may times na nagdo-dominate talaga yung NSC. Pero nakakabawi, kaya eh. Kaya talaga na San Andres Sud eh.
So, tingnan natin kung ano pa yung baon nila for the next team fights. Let's see, let's Ayan see. Na nga, Baron is up. Nakita natin yung bawa si Carl. Sa akin lang, sakit ni Carl. Kanina pa siya. Oh, actually! Masakit, masakit. Si Ennis, magaling actually yung mga distraction plays sa ginagawa din dito. Problema lang, kapag wala talaga yung cyclone niya, wala talaga siyang epekto na sa mga yeah. teamfight. Kumbaga parang tank na lang siya. Wala. Naku, naku, ayun lang. Dami na lang talaga. Yun lang! Medyo delikado. Pero si Ennis, boy pa rin naman, clone lang inaabon nila kanina. Pero grabe talaga yung damage dito ni Tactical. Ni Tatsuni talaga sinusubukan na nila. Dive! Ganun na sino ko rafting alak. Si Carlson nakapag-free dito sa may likod. LSC, kailangan nila maabot nito. Pero hindi rin sila. Ending si Tactical naabon na dito. At ayun na patapan na nila yung Varus. And that's gonna be it. That's gonna be the ace. That should be it. Wow. A clean wipeout here by LSC. And that should be the game, the series as well. Oh my God. That was a crucial team fight. And honestly, that was a good fight as well. Nakita natin na yung NSE, kinakaya nila yung kaya nilang tapatan, kaya nilalabanan talaga nila yung San Andres Hood. And yung San Andres Hood naman, lumaban din. Marabi, oh. Pero, champion! Champion eh. Champion! 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 NSE! Baka NSE, ha? Baka man nilibre yan? Bahala to! Bahala to! Tamgip lang. NSE, rinig nyo ba kami? Tamgip lang. Pupunta kami dyan. NSE. Kabilang. Wala kayong kawala sa amin. Hindi kayo makakalis dito nang walang palibre sa amin. Nandito lang kami sa pinto. Hindi kayo makakalabas dyan. Pero congratulations. Grabe, congrats. Pinakitaan tayo kung gaano talaga kagaling ang isang team na handa lumaban internationally para sa ating 2024 and, Wild Rift Ligaysia. Yeah, and speaking of, I'm so excited no for them to represent naman the Philippines. Yeah. Nakaka-proud! Nakaka-proud! Pinoy pride. Pinoy pride. Kasi, dalawa lang sila. Bigyan lang tayo ng konting backstory para dito sa kanila. Kasi dalawa lang ang nang naka-qualify for Wild Rift League Asia 2024. That is NSC and that is Solo Leveling from Vietnam. Dalawa lang. Out of so many teams. Kasi apat na qualifier months yun na over 16, 32 teams ang mga sumali talaga. Ubusan lahi talaga ang meron dun. Pero sila, nakakwalify sila second month pa lang. Wow! Nakaka-amaze, no? And although alam naman natin na talagang magaling talaga yung mga players na to ever since pandemic, napapanood na natin sila. But we're about to see kung ano ba yung nagpanalo sa kanila for this game and for this series. I think it's just the consistency. Plainly consistency and efficiency nila sa buong game na ito. Yes, they make mistakes because they're humans. And of course, it's bound to happen, lalo na kapag phone talaga gamit mo. I mean, everybody makes mistakes. Even pros makes mistakes in the international stage. Pero dito, medyo minimize talaga yung mga mistakes sila. Reduced to almost bare minimum. And San Andres, so they couldn't keep up with the pressure. Maganda rin yung judgment nila sa bawat team fight, sa bawat picks na kinukuha nila. Talagang give all eh. Parang, yun nga sabi ko kanina, parang naririnig ko yung shot call nila. Pagka meron na silang na-lock-in na player. Kaya hindi talaga nakakawala kung sino yung nilalock nila. Saka yung pinag-usapan natin kanina din, Robin, di ba? San Andres, so they're very consistent. Kumbaga, ang dami nilang pang-extend ng team fight. But what NSC have, and they did as well, is fully utilize their explosiveness. Yes. Yun talaga. Kapag sumugod na dito si Kani, sugod na rin si Rafe, Tactical, Tatsuri, Tonte, lahat sugod kaagad. At na-figure out na sino ba talaga yung pinaka-problema dito. It's not MPAX, it's Carlsu. And they pin him down the best way that they can. Without the Varus, wala nang pa-contra sa kanila. The explosiveness nga naman ng NSE, talagang kinapitalize nila yun eh. Kasi alam nila na delikado na ma-feed itong mga players dito sa San Andres Hood. Kasi grabe yung crowd control niyan. Kahit yung last team fight, kung napanood natin, I think ito yon. Ayan na. Ayan dito na, pinapanood ulit natin. Balikan natin. Diyan natin nakita, actually, one of the fights. Nakakuha sana ng magandang position si Carlsu. Kaso, nalikuran siya ni Tactical. At dun na nagsimula yung downfall ng San Andres Hood. Kasi medyo kumakambak na sana sila eh. Dito nga sila nakakuha ng bawi, ng onte. Kasi 4 versus 5 yung nangyayari. Tapos si Tonte, nag-split po siya may top lane. Kaya dito sila nakabigay ng free hit angle para kay Carlsu. Talagang untouched siya sa may likod. At si MPAX nakahanap ng angle din. Pero dito, nahanap na nila si Tactical at napuruhan na nila. Yeah. May mga magagandang fights tayo na talagang bigayan eh. Kaso, ayan nga, ito, I believe this is the last team fight. Tactical. Pak! Killer Instinct, andyan na rin si Tonte. Wala na yung Varus. Wala na magagawa yung iba.
That was a good fight, honestly. I enjoyed it, no? And ayun na, nakikita na naman natin yung ating stats. Yan! Pwede na nakagad screenshot at isave Heart Steel para sa buy 496 stacks at sobrang laking buhay na nagpahirap talaga sa San Andreas Hood na mapatumbay itong buy. That bramble vest though kay Rafe. Anti-heal. Huwag ka munang kumilos dyan, Vladimir. Oo. Stack ka muna dyan. Bawal na bawal. Bawal ni mga may heal-heal dito. At sa Yasuo din ah, isa to sa mga nauso talaga ng mga build. No longer goes for crit build. Yung mga, yeah, oh, no. No, oh. No Blade of the Wind. No. It's Wit's End, Divine Sunderer, and then Immortal Shield Bow. Go for sustained. The more difficult it is to kill you, the more irritating you become. Pero, sino nga ba ang MVP natin? Si Nuba! Back to Mabato! It's Kani this time, popping off with a bye. Yon, syempre, with 5 kills, only 2 deaths, 13 assists, and 15k gold lang naman. Nakita naman natin kasi yung performance ni Sun God kanina. Grabe! Parang siya talaga yung nag-i-initiate ng mga takedowns nila eh. Parang, okay, eto, pwede to. Punin natin. Ult, sabay. Ult, sabay, sunod din yung, ano, yung ibang players. Kaya, sobrang napadali yung buhay ng NSE dahil nandyan si Sun God. Davai. No? Grabe. Davai. Davai. Congratulations to No Sponsor Esports. Congrats. Congratulations as well to San Andres Hood. Congratulations to Emata Esports. Yes. And NUFV Solari. Congratulations to our Wilder community as well. This is another tournament brought to us by our organizers, to everyone that supported this event right now, to you guys as well that kept watching and sharing. I believe we have reached 100 viewers, 100 million Ooh. Viewers. Wow. Yeah. Nanood sa ating Facebook live stream ng Smart Giga Arena. Thank you so much to Dark League Studios and the Smart Giga Arena and Fantech as well. And you, Robin, it's an honor shoutcasting with you as well. Sobrang, Ooh. First time natin magkasing. Yes, first time casting together. Ooh. Grabe, pinapanood ko lang dati ito since pandemic ngayon. Sana hindi yung pag-stream. Live by side naman. But again, congratulations to our champion for the Nexus Showdown Season 2, NSE. And now, gusto naman natin marinig kung ano naman yung experience ng mga players sa paglalaro nila today. And with that, Ghost, take it away! Kuya Rex! Ladies and gentlemen, maraming salamat sa ating mga champions. And of course, thank you so much to Gian Gaming and Robin for giving us that shoutcast of a lifetime here at the Nexus Showdown. Nakita na nga natin kung gaano nga ba katindi ang effort na binigay ng ating team from San Andres Hood. But again, at the end of the day, ang nanaig is NSE for the Nexus Showdown here in League of Legends Wild Rift. At dahil dyan, tawagin na natin ang ating Grand Champions for the League of Legends Wild Rift for Nexus Showdown, NSE! Let's go, guys! Samahan niyo naman ako dito sa harap. Ayan, congratulations, guys. Ay, dito lang tayo sa ating sa aking likuran. Okay. So, again, guys, congratulations for winning the Nexus Showdown. At syempre, gusto ko muna kausapin, Sun God. Ayan na. Si Idol pala eh. Okay, so Mr. MVP, ayan, how does it feel na nakatungtong na kayo sa championship round at kayo ang nagwagi para sa laban natin today? Masaya naman, goods lang. Goods lang? Goods lang. Sakto lang ang feeling. Parang dati kasi nagtuturo namin ng onsite na. Parang bumalik lang sa dati. Oo. Siguro, ano masasabi mo na yung experience nyo dito sa Smart League Arena? How was it different from the other tournaments that you guys had? Malamig. Malamig, ayun. Siyempre. Kailangan ng jacket pag maglalaro dito. Oo. Ayun. Pero siguro ano special message mo no, para sa mga teammates mo na hanggang ngayon talagang dinala hanggang panalo, no? Yan, thank you sa inyo. Last tournament na ito. Huwag naman. Last for today. Ayan. Thank you for the last tournament. Sige, ituro mo na sa susunod. Sino si Kapitan? Ayun, si Idol. Okay, dito naman tayo sa kabila. Okay. Mr. Team Captain. Okay, so champion kayo para sa nga araw na to. Ano siguro yung, siguro aasahan pa? Mga gusto pa namin makita sa inyo. Sa akin, ako din, umaasa din ako eh, na more championships. Yun. Pero ayun,
GG's pa din sa lahat. Good job, good job. Ah, good job. GG's. At ito ang nagagawa, guys, pag nag-register kayo sa Smart Gig Arena, you guys get the chance to also experience this championship feel. At mamaya ay sasamahan ulit namin kayo sa awarding ceremony natin. Alright? Thank you so much, guys. Congratulations again. Maraming maraming salamat. And again, that was Team NSE. Again, we have Star, Sun God, Melanie, Never Ending, and Fear. Maraming maraming salamat. And of course, palakpakan din natin, Team Sun Andres Hood. Thank you so much, guys. Maraming maraming salamat. At sa lahat ng mga nakilhaw sa ating Nexus Showdown in League of Legends Wild Rift, marami pa mga tournaments at games and championship rounds ang aabangan natin para sa araw na to. So, keep the excitement alive and keep it locked in because the Smart Giga Arena Ultimate Battleground Championships Season 2 will be right back.